Kumusta mga sir? Magandang gabi. Sa video na to ay pag-uusapan natin yung tatlong bagay na pwedeng i-adjust sa isang fully adjustable suspension tulad ng gamit natin na RCB VD series. So sa suspension na to, na-adjust ang preload, compression, and rebound. Pero before tayo mag-start, ituturo ko muna yung parts ng isang suspension para clear sa ating lahat since gagamitin natin siya dito sa video na to. Unahin natin ito, yung bladder. Sa loob nito ay nitrogen gas o kilala sa ating baso, itong part na to. Then nandito naman yung compression adjuster, itong part na to. Then ito yung spring niya, kung paikot na to. Ito yung preload adjuster. Ito ang piston. Itong bakal na to sa ilalim ng piston pababa ay ang piston rod. Then sa baba ng piston rod, kung napapansin nyo, meron siyang rubber, which is yung bump stop. Yung bump stop, ang use niya ay once na bumagsak ng todo itong piston, merong sasalo ng impact. Hindi siya direct na uuntog dito sa metal sa baba. So, ayun yung mga parts ng isang fully adjustable suspension. Sa ibang suspension, same parts lang, pwedeng hindi lang available yung tatlong pwedeng i-adjust na yun. So, may possible na pwedeng preload lang, pwede namang preload and compression or preload and rebound. Before natin pag-usapan ng preload, compression, and rebound, isang disclaimer lang, hindi po tayo expert pagdating sa suspension. Gusto ko lang i-share yung basic knowledge na meron ako pagdating sa suspension. And ayun, so start na tayo. Huwag nyo na lang pansinin yung dumi-dumi dahil maulan lately. Unahin natin si preload. Tulad na nabanggit ko, ito yung preload adjuster. So from the word itself na preload, yung pre meaning before, yung load, yung karga, or before sakyan. Yung preload, dinedetermine niya kung gaano kapisil itong spring or hindi. Kung mapapansin nyo, merong tread sa piston. Yung mga tread na yan. And kung mapapansin nyo, nakasagad yung adjuster natin sa taas. Meaning, ito yung pinakas mahaba na pwedeng i-offer ng spring natin. Once na binaba natin itong adjuster natin dito sa tread, ang mangyayari, ipitin niya yung spring. Iikli yung spring natin. And ang possible naman na mangyari nun, eh, mas matigas na spring. So, meron tayong spring dito. Ito yung spring natin. So, gagamitin lang natin siyang example para mas ma-visualize natin. So, imagine na tulad sa akin na nakasagad sa taas yung adjuster ng preload. So, tulad yan. Bali, nakukuha natin yung buong haba na pwedeng i-offer ng spring. Ang nangyayari sa ganyang setup, mas mahaba yung travel ng spring bago siya masagad or yung tinatawag nating tukod. So, yan. Mas mahaba yung travel niya. Sa ganitong setup din, mas malambot yung spring. Once naman na binaba natin itong adjuster, imagine, mapipisel yung spring natin. For example, ganyan. Ang nangyayari sa ganitong setup, mas matigas yung spring. Tulad niya, mas masagat, mas matigas. And mas maikli yung kaya niyang i-offer na travel distance bago tumukod yung spring or bago siya masagad. So, ayun ang use ng preload. So, kung tatanungin nyo kung meron bang tamang pag-adjust ng preload, yes, meron po. Kung interested kayo kung paano, pwede nyo i-check ang mismong YouTube channel ng RCB. Meron silang instruction kung paano siya i-adjust. Meron siyang computation. So, hindi natin siya i-discuss sa video na to.
Punta naman tayo ngayon kay compression. From the word itself din, compression meaning pag-compress nitong suspension. Pero kay compression, i-disregard muna natin itong si spring. Magpo-focus tayo kay piston rod tsaka kay piston. So, once na dumaan ka sa mga lubak or humps, mangyayari magkakaroon ng pressure sa suspension para pumasok itong piston rod kay piston. So, si compression ang nagde-determine kung gaano siya katigas or kalambot or kung gaano kadali para sa kanya pumasok kay piston. So, ito yung adjuster ng compression. Lipat lang tayo sa kabila para mapakita ko na mas maayos. Bali, ito yung pang-adjust ng compression. Kung makikita nyo, merong com na word meaning compression. Then, merong plus doon and minus dito. Ang nangyayari, kapag nakasagad siya sa minus, meaning soft, hindi ganun kalakas yung kailangang pressure or force para umangat or pumasok si piston rod kay piston. Unlike kapag kay nakasagad naman siya sa plus or hard, kailangan ng mas malakas na pressure para pumasok siya kay piston. Ang nangyayari kasi, imagine nyo itong bilog na to, itong white na to, para siyang gripo. Kung mapapansin nyo, nakapasok siya. And flat siya. Actually, hindi pa yan nakasagad sa hard or yung plus. Pero imagine nyo, yung gripo, tapos tulad ng nabanggit ko kanina, itong baso na to, merong nitrogen gas sa loob. So, since nakasara ito or nakalagay sa plus or hard, nakasara yung daanan niya dito. So, mas konti yung nagtatravel na nitrogen gas dito. Unlike kapag kay minus na fully open. Bali, ayon si compression. Meron akong video noong unboxing natin itong suspension na to. Sinubukan nating ilagay sa sagad na soft. Kung mapapansin nyo, konting pressure lang yung kailangan para mababa ko tong piston dito sa piston rod. Unlike nung sinagad natin siya sa hard or plus yung adjuster, halos hindi ko mababa or totally hindi ko mababa itong piston dito sa piston rod. Ngayon, punta naman tayo kay rebound. Kung kay compression na pag-compress nito, so pumapasok, di ba, itong piston rod kay piston. Kay rebound naman, yun yung paglabas nitong piston rod kay piston. So, si rebound ang nagde-determine kung gaano kabilis or kabagal ang paglabas nitong piston rod. Bali, ito yung adjuster niya. Lagyan lang natin ng ilaw. Ayan. Kung mapapansin nyo, merong S and merong H. Soft and hard. Once na nakasagad siya kay soft, mas mabilis yung paglabas nitong piston rod kay piston. Kay hard naman, kung nakasagad siya kay hard, mas mabagal yung paglabas ng piston rod kay piston. So, imagine, once na na-humps ka, gagana si compression, papasok to, tong piston rod, kay piston, then paglagpas mo ng humps, babalik siya, lalabas ulit si piston rod kay piston. Yun naman yung rebound. So, ayun lang mga sir, ulitin ko lang, si preload, yun yung nagdetermine kung gaano katigas or kalambot itong spring. Si compression naman ang determine kung gaano katigas or kalambot or yung kailangan na force para pumasok si piston rod kay piston. Then si rebound naman ang determine kung gaano kabilis or kabagal bumalik itong piston rod. So ayun lang mga sir. Hopefully may natutunan kayo sa quick video natin na ito.
Kung napapansin nyo, puro video natin ay nasa loob ng bahay dahil maulat. Hindi tayo masyado makapag-rides and makalayo-layo. Medyo busy din tayo last week and this week. So, ayun. Ingat kayo mga sir and ride safe. Lalo na po sa mga nagbibiyahe. Maulan. Ingat po.